May mga nagtanong sa akin kung ano daw yung nangyari sa pagmumukha ko doon sa nakaraang advanced filmmaking episode ko tungkol sa 180 degree shutter rule. Bakit daw may mga kulay pula sa mukha ko? So, naisip kong sagutin yung tanong na yan. At ituro na rin sa inyo kung paano gamitin yung focusing tool na yan together with other exposure assist tools. This is your Filmmaking Basics Part 11. Focus Peaking, Zebra, and False Color. Bago tayo mag-umpisa, you know the drill. Let's roll the intro! Para mong bro! Teka, ba't nandito ka? Uy, di ba sabi mo nandito ako pag advanced filmmaking? Basics ba to? Basics sa magsama-sama kayo mga bano. Bano! Intro. What's up guys? Rana din siya, and boy, maraming salamat po ulit sa pagbabalik nyo dito sa channel ko. Pagpasensya nyo na si John Ryan ha, medyo stressed kasi siya ngayon dahil ang dami niyang ginagawa. Mga 4 days na siya, straight, wala pa siyang tulog. Sa mga na-offend sa sinabi niya, I am sorry. Siguro hindi nyo mag-gets. Baka hindi nyo pa inapot yun. Anyway, welcome to Filmmaking Basics Part 11. Yes, 11 na po ang episodes ng Filmmaking Basics series. If hindi mo pa napanood yung naunang 9 na episodes, eto yung playlist. Yeah. Sabi ko nga kanina, this episode will focus on focus peaking, zebras, and false colors. Itong mga nabanggit ko ay mga tools para matulungan tayo sa pag-nail ng tamang focus at exposure. Isa ang histogram dito sa mga tools na to. Pero nauna ko nang naituro yan kung paano gamitin ang histogram. Kung di mo pa napapanood yan, panoorin mo dito. So paano? Simulan natin to. Corny, parang mas okay pa rin yung... So wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Let's go right into it! Sa mga nakapanood na nito at sa mga nagtatanong kung ano itong mga kulay pula na ito, ang tawag po dyan ay focus peaking. Basically, ang focus peaking ay isang focus assist tool. What it does is it provides you with a better idea of what's in focus kung hindi mo masipat ng tama sa viewfinder or LCD screen ng camera mo. It highlights the high contrast edges. That way, makikita mo in a different color yung mga in focus sa frame. I have here two cameras. One is Aria, my Zeekam E2 M4, and the other one is beside me. This is Raygar, a Sony A7 III. Obviously, ako ang subject nitong kamerang ito. Ang subject naman itong kamerang ito ay itong aking DeskView R7S external monitor. My DeskView R7S 7-inch monitor has a lot of professional tools to assist us while filming. Isa na dyan, ang focus peaking. Pero kung wala kang R7S, meron din naman mga focus peaking ang mga DSLRs and mirrorless cameras na built-in. Pero as for me, mas madalas kong gamitin ang focus peaking sa aking monitor dahil mas convenient ang mas malaking screen. If you wanna know more about this external monitor, check out the link below. Back to focus peaking. Now let's enable focus peaking sa aking monitor. Peaking. Let's choose the color red and let's make it strong. Now as you can see, pagka-enable natin ng focus peaking tool, ang makikita nyo ay yung mga red highlights sa mga sharp and highly contrasted edges sa aking frame. Yung mga pula na yan ay yung spots or areas na pukado. Now let's try to turn the focus ring. Didipok lang natin, no? Alisin natin sa pagka-focus. Now, as you can see, lumipat yung areas ng kulay pula. Ibig sabihin, iba na ang pukado sa shot mo. In this case, ang pukado na, inception pala ito. Nalilito ako kung ano ituturo ko. Ang pukado na ay yung aking iMac doon. Yung picture ni Aria. So, wala na sa mukha ko yung mga pula. Ibig sabihin, hindi na ako pukado. Pukado na yung mga kulay pula na yun, which is yung picture ni Aria. Ayan. Okay, so ibabalik ko na yung focus no sa mukha ko. Gagawin ko ng pula ulit yung mukha ko. Ayan, may mga pula-pula na ako dito. Ayan, sa aking mata, no? Pukado na. So, mas marami na akong pula. Ibig sabihin, pukado na ako. Itong mga pula na to, tigyawat to. Huwag nyo papansinin niya. Hindi focus peaking yan. Ang focus peaking ay madalas gamitin while shooting manual focus. Lalong-lalo na si Aria. No? Aria is using a cine lens, no? Mikey 16mm lens. It's a manual focus lens. Wala siyang autofocus. So, malaking tulong para sa akin si focus peaking to nail the right focus. Madalas kasi mahirap masipat kung pukado ka pa, lalo na if hindi ganun kaganda ang eyesight mo, no? Or sobrang liwanag ng pinagsushutan mo, like under the sun. Also, sa DeskView R7S, you have the option to change the peaking colors. Right now, red ang kulay nito. Change natin siya. You can change it to blue, you can change it to green, and white.
Depende sa dominant color ng frame nyo, no? Kung ma-blue, huwag mong gagamitin yung blue, syempre, para makita mo yung peaking. Kung ma-red, huwag mong gagamitin yung red. Syempre, iko-contra mo yung kulay ng focus peaking mo dun sa itsura ng frame mo mismo. So, in this case, gagamit ako ng red para mas makita ko siya. Pero kanya-kanyang trip yan, so don't worry. We can also adjust the intensity. Pwedeng strong. Pag strong, syempre, mas maraming peaking. Average, mababawasan siya. And weak. Paliban sa focus peaking, pwede mo rin gawin yung pinch to zoom dito sa DeskView R7S, no? Para mas ma-check mo kung pukado ka. No? Ayan, oh. Ayan. Feeling ko naman pukado na ako. So that is focus peaking. Malipat naman tayo sa zebra. What is a zebra? Zebras are African equines with distinctive black and white striped coats. Mukha silang kabayo na may stripes. Corny ang p***. Sali ka dito. Joke lang. In photography and filmmaking, the zebra is a view assist feature to help you expose your footage right. Basically, ang zebra lines ay lumalabas kapag nagki-clip na yung whites sa image mo. So every time na nakakakita ka nito sa LCD screen or sa viewfinder ng camera mo, ibig sabihin sunog na yung area na yun. Sunog, meaning overexposed. Ganun lang kasimple yung zebra lines. Now, let's enable the zebra lines sa aking DeskView R7S. Ngayon ay pakita naman natin yung zebra. No? Ngayon na naka-enable na yung zebra, i-overexpose naman natin, no? Yung ating footage by adjusting the ISO doon sa aking camera. Wait lang. O yan. Yan, may zebra lines kayo nakikita dito sa dyan. Ayan. Ayan, may zebra lines, di ba? Sa aking pagmumukha, mayroong zebra lines. Yan po yung zebra lines na tinatawag, no? Pag may zebra lines na yung mukha nyo at yung iba pang mga parts ng videos nyo, ibig sabihin overexposed na yun. Nag-clip na to white yun. No? Bago tayo magpatuloy, no? Ano ko lang. Babalik ko lang sa dati. No? Nakakailang eh. Ayan. Naibalikan natin sa dati. No? Minsan ang zebra lines ay ginagamit hindi lang para malaman kung sunog na yung area sa frame mo. Ginagamit din siya to properly expose the skin tone of your subject. You can do that by adjusting the sensitivity. But before we adjust the sensitivity, you have to know and understand IRE first. IRE stands for Institute of Radio Engineers. Sino tong mga engineers na to? I'm not sure. Pero since matagal nang na-establish yung initials na yan, huwag na lang nating pakilaman. IRE is a unit used in the measurement of composite video signals. 100 IRE is pure white. 0 IRE is pure black. Gets nyo naman, di ba? Dito sa aking DeskView R7S, the same with the other DeskView monitors like this one, my DeskView R5 here, na-adjust yung sensitivity ng zebra lines. Ako, ang ginagawa ko to properly expose my skin tone, ina-adjust ko yung IRE or yung sensitivity ng zebra lines. Based on my research and my tests na rin, no? Ako lang to ha, ang skin tone ng isang tao ay naglalaro lang sa 70 to 75 IRE. So for me, to get the proper exposure sa aking skin tone, nilalagay ko lang sa 70 IRE yung sensitivity ng zebra lines ko. Tayo sa zebra and punta tayo sa 72. Yan. Sabihin natin gitna ng 70 and 75, no? So ngayon, may nakikita na kayong zebra lines sa aking mukha, no? Ibig sabihin po niyan, sa aking experiment, no? Sa aking research at sa aking, yun nga, sa aking mga tests, pag nilagay mo sa 70 IRE yung zebra lines, tama na yung pagkaka-expose sa skin tone or yung mukha mo mismo. So, there. So, isang pro tip lang yan para sa inyo, no? Kung gusto nyo ma-expose ng tama yung skin tone nyo or yung pagmumukha nyo. So, that's zebra lines for you guys. Now, let's talk about false color. False color is also an exposure assist tool. Kung ang histogram, which is also an exposure assist tool, ay pinapakitaan tayo ng waveforms, at ang zebras ay pinapakitaan tayo ng stripes, ang false color naman ay papakabayin tayo dahil akalain nating sira na ang monitor natin. Believe me, napeke na ako nito. First time kong nakakita nito, bala ko nang kontakin yung service center ng monitor ko dahil akala ko sira na siya. Pero hindi pala. Dahil isa siyang professional tool to help us nail the right exposure. False color gives you exposure readouts of not just the skin tone but the whole image itself. Ipapakita niya hindi lang ang exposure level ng skin tone. Ipapakita niya rin sa'yo yung exposure level ng background, ng foreground, at kahit ano pang bagay na nasa frame mo. Kagaya ng zebra lines, false color measures the exposure by means of IRE. Gaya nga ng sabi ko kanina, IRE is a unit of measurement para sa exposure from 0 to 100.
0 is clipping black, and 100 IRE is clipping white. Ang kagandahan sa false color, ibibigay niya sa'yo yung visual representation ng mga IRE percentage na yon using different colors. Now, let's enable false color on my DeskView R7S. False color. Dito sa DeskView R7S, we have two kinds of false colors. We have a spectrum and RE. Anong pinagkaiba niyang dalawang yan, Kuya Ray? Basically, ang pinagkaiba nilang dalawa is yung color chart. I-enable natin tong spectrum. Yan. Parang sira, di ba? Nung nakita ko yan, sabi ko, para na ako si Terminator nito. Ah. Terminator ba o Predator? Nakakalito kasi yun. This kind of false color, the spectrum, false color respects the color spectrum from blue to red. I-zoom out ko lang to. Ha? Makikita mo dito sa baba, kapag in-enable mo yung false color, yung spectrum, merong color chart dito sa baba. So dito, 0 IRE is dark blue color. And then, meron dito 100 IRE is dark red. The 100 IRE is the brightest, no? Ito yung pinaka-clipping white. Dito naman is clipping black sa kabilang side. So, ayan, ang spectrum false color. Lipat naman tayo doon sa isa pang klase ng false color. Ito yung RE na false color. Ito yung makikita mo dyan. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa, no, ay yung chart. Dito sa RE na false color ay meron lang tayong iilang kulay, no? Hindi siya spectrum, wala siyang fading colors dito sa kanyang chart. Makikita mo dito is dark purple or deep purple, then may blue. Dito naman sa gitna, meron tayong green. Dito naman sa sumunod sa gitna, no? Halos gitna rin, no? Nasa 50 plus IRE is pink. Dito naman sa dulo, makikita ka ng yellow or red. No? Yellow and red sa 100 IRE. Pares lang, dito clipping white, dito clipping black. Kaya ganyan yung kulay dyan kasi kadalasan yan lang yung tinitignang kulay ng mga filmmakers every time na gumagamit sila ng false colors. Yung mga kulay na yan, yung deep purple, yung dark blue, yung green, yung pink, yung yellow, and yung red. We mainly look for these colors sa false color feature. Now, if you're going to ask me ano ang ginagamit ko sa dalawang klaseng false colors na yan, I usually use the RE1. Ayan na yung ginawang standards sa industriya. Now, we as filmmakers, kapag may balat ng tao sa frame natin, kadalasang nag-expose tayo sa skin tone ng subject natin. Ang sabi ko nga kanina, based on my research and tests, ang IRE para sa tamang exposure ng skin tone is somewhere between 70 and 75 IRE. As we can see here, no, makikita nyo, no, yung 70 to 75 IRE ay kulay gray to light gray. Now, if you want to properly expose the skin tone, dapat light gray or parehas ng shade ng gray na nasa chart yung kulay ng balat ng subject mo sa false color. Now, as you can see here sa aking DeskView R7S, yung kulay ng skin tone ko is light gray. Dito sa mukha ko, ayan, ito sa mukha ko is light gray. So it means I am exposing my skin tone, right? Kasi nga, nandun lang sa 70 to 75 IRE yung kulay nung aking false color, no? Light gray lang siya. Yung mga pink areas, yan, makikita nyo may pink din, ano? Yan yung mga shadows, light shadows. Yung green areas naman, medyo dark shadows na yan. Dito, yan, green yan, di ba? Makikita nyo naman sa paligid, may mga dark blue. Kasi nga, according to our IRE chart here, no? Halos nagkiklip na to black itong mga parts na to. Ay! Thank you. Commercial lang, no? nagdala ng tsaa dito yung misis ko. Thank you. Okay, mabalik tayo. Halos walang purple kasi hindi ko masyadong diniliman yung paligid, no? Pero blue is there. Now, let's try and change the exposure of the shot. Didiliman ko lang yung shot by adjusting my aperture. As we can see, hindi na light gray yung mukha ko, no? Dark gray na siya, no? Meaning, nasa 10 to 25 IRE na lang yung skin tone ko. Ayan, no? 10 to 25 IRE. Ayan yung kulay ng balat ko. So, meaning, underexposed na yung skin tone ko or yung balat ko. Let's turn off the false color right now. Tingnan natin, ha, kung tama tayo. Ito turn off ko lang yung false color para makita natin kung underexposed nga ba tayo. Yan. Underexposed nga tayo. Like I said, underexposed yan. Hindi na safe yan, ganyang underexposed na yung skin tone mo, no? Kasi pagka inangat mo pa yan sa post-production, marami ng noise yan, I'm sure. So, underexposed yan. So, tama yung ating false color. Ngayon na nabuksan ko na yung ating false color ulit, ang gagawin ko naman is i-overexpose ko naman yung image by adjusting the ISO. Now, as you can see, no, hindi mo na halos makita, no? Kulay dilaw na ako. No? Ang ibig sabihin niyan ay overexposed ako dahil nga dito sa ating chart, no? Makikita mo yung kulay dilaw ay nandoon na malapit sa
100 IRE. So, we are overexposed. Let's check, no, kung overexposed nga ba tayo. Patayin natin yung false color. Ngayon. Need I say more? Ha? Okay, so right now, tinama ako na, no. Maganda na yung shade ng gray sa aking mukha. Kakulay na nung nasa chart. Meron tayong shades of pink, which is yung ating light shadows. And may green din tayo para sa dark shadows. Ngayon, i-off natin yung false color. Tingnan natin kung tama nga siya. O, di tama. Di ba? Pogi. Ah, ganun lang. Siguro may magsasabi pa sa inyo na medyo overexposed pa to. Tama kayo in a way, no? Kasi right now, I am shooting with a Z-Log2 picture profile. At ang theory, if you're using a log profile, you have to overexpose it 2 stops higher. So, balik natin yung false color ulit. So, isang tip lang while using false color, just make sure most of your face is light gray. Light gray dapat ito, with a little bit of pink and green. Yun na yun. But don't take my word for it masyado kasi it depends pa rin sa style of color correction na gagawin nyo sa post. So that's false color. Ngayon alam niyo na kung ano at kung paano gamitin ang focus peaking, zebra lines and false color. Siguro naman ay mas mafo-focus nyo na at mas ma-expose nyo na ng tama ang mga clips nyo. Pero aminado ako na minsan I mess it up. Nagkakamali pa rin ako sa pag-focus at pag-expose kahit gamit ko na itong mga tools na ito. It will take tons of mistakes and troubleshoots para ma-perfect mo yung paggamit niyan. Pero if you plan your shoot, like your scene properly, and you know how to use your camera and these tools, you should be fine. Paalala din, ano? These tools are just overlays. Meaning, itong mga tools na ito ay hindi maluluto sa mismong clips na sinushoot mo. Nasa camera, LCD screen, viewfinder, and monitor lang yung mga yan. Wala yan sa footage mo. I just thought you should know. So, wag kang mag-alala. If you're interested sa DeskView monitors, may mga link dyan sa baba on where to purchase. Now, that has been your Filmmaking Basics episode for today. Sana natulungan ka nitong video na ito. If natulungan ka at nagustuhan mo itong video na ito, pwede bang pa-subscribe naman? I-click mo nang yan. Yan. Pati yung bell notification para ma-notify ka every time na may bago akong video. So, once again, this has been Rhino Denshal. Thanks so much for being here and see you in the next video. Tapos na? Oo. Advanced filmmaking na? Oh, yun na next. Ayos. Bakit? Pwede bang ako naman na magturo sa susunod na episode? Pwede naman. Alright. Okay lang ba sa inyo?